Ang pinya na yan na nasa paso ay galing sa pinya na hinarvest ni Charlene 2 years ago. Matatandaan ng iba sa inyo na pinapak ng insekto ang type O na si Charlene habang nag-harvest sa munting pinyahan ng lola last year. Matatandaan din ng iba sa inyo na nag-a-ay-ay-ay si Charlene sa tigas ng kanyang pinipitas. Pero worth it naman dahil matamis. Nagkikisi-kisi nga lang ang kanyang legs dahil sa pantal. Nangyari yan noong May 2022. Hindi na po siya, guys. Hindi niya alam kung magkakamot siya o mag-aura. Tinanim namin ulit ang dahon ng pinya. Yan, yung dahon na yan. And 2 months later, May to July, naging ganito siya. Nakabalik na kami sa Quezon City nito at si Mama ang nagpapadala ng pictures. May mga duda kung gagawa ba siya ng bagong prutas, pero hinayaan lang namin. As in, hinayaan lang, hindi masyadong dinidiligan, hindi kinakausap, Hanggang sa 9 months later, 2023 na, nagkaroon siya ng ganitong pula sa gitna. Maybe this is it. Hanggang sa boom, shakalaka. Ang akala kong 2 years, 14 months lang pala. Dilaw na dilaw na ang bunga at kailangan ng pitasin. Gustong gusto ko sana i-video ang pagpitas. Pero wala kami sa Mindanao at dilaw na kaya pinitas na ni Dad. Kaya nakisuyo ako sa parents na gumawa ng reenactment. Ibalik muna ang bunga sa tuktok at kunwari binabali ulit. At nag-live reaction kami ni Charlene sa acting ni Dad. Luis, oh, yan na yung namunga na yung pineapple. Inog na kasi yellow na eh. Kuri ko na. Kuri ko na. Legit ah. Salamat sa aking magulang para sa reenactment. Yan na din ang talent fee nila. Isang hinog na pinya. Humingi din ako sa kanila ng reaction video. Pineapple. Itong kantang pineapple. Pen, pineapple, apple, pen. Oh, ha? Matamis daw yan kasi araw-araw daw umiihi si Dad sa halaman. Oo. Totoo yan. Maganda. Dilaw na dilaw. Ibig sabihin, matamis. Tamis, Mama? Tamis. Tamis, no? Tikman mo na, ihi ko ba? Buong. Ikaw nag-slice, tikman mo. Ikaw, ka. Sarap ng ihi ko. Marahil ay nagbibiro lang si Dad pero tunay na pataba ng halaman ang urea. As long as buhay ang mga good bacteria sa lupa at hindi napatay ng Roundup o ng ibang synthetic fertilizers, ang urea mo ay gagawin nilang nitrogen na pwedeng kainin ng halaman. Woo! Tamay! Merong konting asin kasi ang asin nagpapa-neutralize. Unexpected na matamis. Lumiyaw eh. Congrats, Luis! Yung isa nga, sinisimula ko ng iian eh. At dalawa ba? Dalawa. Oh, yung isa, wala pang bunga. Coming up. Salamat sa parents ko sa pagiging host ng video na ito. Back in Quezon City, meron din akong pinya. Sa paso din, na hinahayaan ko lang din. Bihira lang diligan, pinya is an independent person. Tinanim namin noong araw ng New Year, 2023. 14 months ulit siguro. Coming up. Coming soon.